Hi guys! Welcome back to my channel and this is Teacher Rica. So today, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-present sa Google Meet and at the same time ay namomonitor mo pa rin yung iyong mga students or participants sa kabilang screen. Okay, gamit lang po ang dualless com extension, mahati yung into two yung inyong screen or monitor. So sa kabila, nakikita mo yung presentation at sa kabila ay nakikita mo pa rin yung screen sa Google Meet. Wow! Okay, so you don't need another account or another gadget to do that. So to find out how, continue to watch this video till the end and don't forget to subscribe to my channel. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga latest videos. Okay, so the first thing to do is you go to Chrome Web Store. So that we can download the dualless Chrome extension. Ayan. So sa extension, type nyo lang dyan, dualless. Ayan, yung dualless. So, ito po yung ating app para tayo ay magkaroon ng dual monitor. Okay, since naka-download na siya sa akin, so makikita niyo yung icon niya, nandito na siya sa upper part ng aking Chrome tab. So, kayo, pag mag-download kayo, is parang pipindutin niyo lang itong add to Chrome and then add extension. So, lalabas na po siya dito sa inyong upper part. No? Kung hindi niyo makita yung icon, pindutin niyo lang po yung extensions, tapos ipin niyo lang po siya. So, ito, nakapin na kasi sa akin. So, ayan. So, pag pindutin niyo yung pin, lalabas po siya dito sa taas. Okay, now let's go to Google Meet. So, let's create a new meeting. Okay. Try natin na yung ating dualless app sa ating Google Meet. So, ayan. Turn off lang natin yung camera and microphone natin and then join daw. Okay, so mamaya, try natin mag-add ng participants. So, copy natin yung info. Alright. So, ito, pindutin lang natin yung ating app na dualless. So, it will give you a different ratio or option. So, 30 by 70, 40 by 60, 50 by 50, 60 by 40, 70 by 30. Okay, so I will choose, let's try 40 by 60. So, pindutin nyo lang yan. So, ayan. As you can see, nahati ka agad yung ating monitor, no? So, tayo po ngayon ay, let's try to do the presentation. Okay, open lang tayo ng PowerPoint. So, ayan. So, dito sa PowerPoint, bago natin yung slideshow, pinutin lang muna natin yung slideshow and then set up slideshow. So, dapat nakatik siya sa browse by an individual window. So, hindi dapat naka-full screen, no? So, ayan. Okay. And then, let's now go back to our Google Meet. So, ayan. As you can see, no, nahati yung inyong monitor, nandito yung inyong presentation on the other side, and then nandito naman yung inyong Google Meet screen. Okay, so let's try to present now. Okay, so you have to choose na. So definitely not the entire screen. So try natin yung a window. Ayan, so nandito, pamili kayo kung ano yung window na gusto nyong i-open. So syempre yung ating presentation. Okay, share na natin siya. Ayan. So, as you can see, you are now presenting your screen. So, para ma-maximize natin to, pindutin natin yung slideshow. Ayan. So, yan na po ay nakikita na natin sila pareho. Okay. Magdagdag tayo ng ating participants. So, ayan. Makikita natin dito na sa taas na at dito yung aking presentation and then sa baba makikita ko yung aking mga students. Pero dahil isa lang yung nasa loob ng aking conference ngayon, so isa lang yung nakikita nyo, no? So at least makikita natin both
screen, your presentation, and your Google Meet screen at the same time. So, napakaganda ng dualless Chrome extension. So, ganun lang siya kadali para both screen ay still nakikita nyo. So, kung pupunta tayo dito sa PowerPoint, ayan. So, tuloy-tuloy lang yung inyong presentation. Ayan, down nyo lang ng down. So, nakikita nyo pa rin yung inyong both screen. So, this is how it looks like in a student's view. So, you can see here the PowerPoint presentation of the teacher. Then, on the teacher's view, so you can see that you are presenting, but at the same time, you can see your students here below. Okay? So, ganun lang guys. So, I hope na natutunan nyo ngayon ay mai-apply nyo sa inyong pagtuturo ng online class using Google Meet. And that's it guys. So, I hope meron na naman kayong bagong natutunan sa ating video tutorial. At kung meron pa kayong suggestions on topics na gusto nyong gawa natin ng video tutorial, ay mag-comment lang kayo below. So, I'll see you on my next video. Bye!